Sa pagbungad ng eksena, pinakilala tayo sa ating bida na nagngangalang Chef Chelios, isang British hitman na nagtatrabaho sa crime syndicate na pinamumunuan ni Don Carlito Carlos. Nagising si Chef sa kanyang apartment na nahihilo at nalilito. Nagmadali siyang pumunta sa sala kung saan natagpuan niya doon ang isang CD recording na pagmamay-ari ng gangster na si Ricky Verona. Pinakita sa recording kung paano tinurukan ni Verona si Chelios ng droga habang natutulog, na kung saan ang drogang ito ay pababagalin ang pagtibok ng puso ng isang tao sa loob ng isang oras hanggang sa mamatay. Para mabuhay, kailangan panatilihin ni Chelios ang kanyang adrenaline kahit anong mangyari para tuloy-tuloy lang ang pagtibok ng kanyang puso. Sa sobrang galit niya, hinampas niya ang TV sabay nagmadali sa kanyang sasakyan. Tila wala na siyang pakialam sa kanyang mga kapitbahay at pinabulusok niya ang kotse. Sinubukan niyang tawagan ang mafia surgeon na si Doc Miles, pero kasalukuyang abala ito sa pagpapamasahe kaya iba ang sumagot sa kanya. Kaya naman tinawagan na lang ni Chelios ang kaibigan niya na si Kalo, at pumayag naman itong tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ni Verona. Bago matapos ang call, nakaramdam muli si Chelios ng pagkahilo habang ang kanyang puso ay unti-unting bumabagal. Kaya tinapakan niya ang accelerator ng sasakyan para bumulusok ang takbo at muling bumilis ang tibok ng puso niya. Sumunod na eksena, pumasok siya sa isang club sabay tinutukan niya ang leader ng gangster para tanungin kung saan matatagpuan si Verona. Bago pa siya makagawa ng aksyon, pumasok ang ilang mga gangster na tinutukan ng baril si Chelios. Pero walang pakialam si Chelios at patuloy niya pa rin hinahanap si Verona. Sinabi ng gangster na hindi niya alam kung nasaan si Verona at maging siya raw ay hinahanap rin si Verona dahil may atraso din ito sa kanila. Dahil dito ay kumalma na si Chelios pero ilang sandali lang bumabagal na naman ang tibok ng puso niya kaya nahihilo na naman siya. Bumili siya ng droga sa gangster para pansamantalang maibsan ang nararamdaman niya. Pagkatapos sinuntok niya ang isa sa mga miyembro sabay lumabas na ng club at nagmadaling tumakas sakay ng kanyang kotse. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Verona na nagbantang papatayin ito ang kanyang girlfriend, pero hindi rin natakot si Chelios sa banta. Ilang saglit pa, sinimula na siyang habulin ng mga parak dahil sa kanyang overspeeding. Gayunpaman hindi siya huminto at sa halip ay mas pinabilisan niya pa ang pagtakbo. Pumasok siya sa isang mall at doon siya nakipaghabulan sa mga parak. Tinawagan niya muli si Dr. Miles at pinaliwanag na nito ang patungkol sa droga. Isa itong Chinese adrenaline drugs na sa kasamaang palad ay wala pang antidote. Ang tanging paraan lang para manatili siyang buhay ay ipagpatuloy niya lang patibukin ang kanyang puso. Kaya naman ginagawa ni Chelios ang iba't ibang paraan tulad ng pag-aamok sa mall. Pagkatapos tumakbo siya patungo sa isang taxi para tumakas. Pinapalitan niya rin ang musika ng taxi para magbigay ito ng sigla sa kanya. Huminto sila sa department store kung saan dito naman siya nag-amok at kumuha ng maiinom. Pagkatapos nagtungo sila sa Beverly Hills para makipagkita sa kanyang boss na si Carlito. Samantala si Carlito ay nasa kalagitnaan ng pagsasaya at pagre-relax kasama ang ilang chicks. Kinausap ni Chelios si Carlito para tanungin ang patungkol kay Verona at sa Chinese drug. Nang mapansin niyang kalmado lang si Carlito nang mabanggit niya ang ginawa sa kanya ni Verona, napagtanto niya na marahil magkasabuat silang dalawa ni Verona. Dahil dito umalis na lang si Chelios pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya pinasakay ng driver. Kaya naman tinulak niya ang driver sabay sinabing, Habang nagmamaneho nakatanggap muli siya ng tawag kay Doc Miles na pinayuhan siyang kumuha ng epinephrine sa ospital bilang pansamantalang lunas. Pero binalaan siyang konti lang ang kunin baka ma-overdose siya. Sumunod ay tumawag naman si Kalo para ipaalam na nakita daw nito ang kapatid ni Verona sa restaurant. Nagmadaling magtungo si Chelios sa lugar sabay dumiretso agad sa restaurant. Napansin naman siya ng kapatid ni Verona at dahan-dahan itong naglakad para hanapin si Verona hawak ang kanyang pistol. Hinanap niya si Chelios sa kusina hanggang sa likuran, nang biglang tagain ni Chelios ang isa niyang kamay. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapatumba si Chelios, at dumating na rin doon si Kalo sabay pinalo niya sa ulo ang lalaki. Wala na palang bala ang pistol ni Chelios kaya kinuha niya ang pistol ng lalaki, sabay pinasabog niya ang utak nito. Pagkatapos kinuha niya ang cellphone ng lalaki para tawagan si Verona at ipaalam na patay na ang kapatid niya. Sobrang nagalit si Verona at nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin si Chelios. Maya-maya nagmadaling pumunta si Chelios sa malapit na ospital para kumuha ng epinephrine, pero tumanggi ang nurse at tumawag ito ng pulis.
Kaya kumuha na lang siya ng nasal spray na may tatak ng epinephrine at pagkatapos naglakad siya sa paligid ng ospital. Tinuro siya ng nurse sa mga gwardya kaya nagtago siya sa isang silid, sabay sinuot niya ang damit ng pasyente. Gayunpaman nakilala pa rin siya ng mga pulis at sinimulang habulin. Habang tumatakbo, napansin niya ang mga doktor at hinabol ito, umaasang mayroon silang epinephrine. Natakot at natataranta ang doktor habang hinahanap nito ang epinephrine sa mga drawer. Sinundan siya ng pulis kaya nagpaputok siya bilang warning shot. Sa wakas nahanap na nga ng doktor ang epinephrine pero sa mga puntong ito ay bumabagal na ang tibok ng puso ni Chelios, kaya inutusan niya ang doktor na gamitan siya ng defibrillator. Walang choice ang doktor kundi sundin ito at pagkatapos napatilapon na lang si Chelios sa loob ng elevator. Tinurok niya na nga ang epinephrine drugs, pero nakalimutan niya ang bili ng doktor na kaunti lang ang iturok, kaya nagresulta ito ng pagka-overdose sa katawan niya at hindi niya mapigil ang kanyang adrenaline at pagpintig ng kanyang puso. Tinatalo niya ang mga kotse sa kahabaan ng kalsada at walang tigil na tumatakbo sa buong sulok ng syudad. Nakatanggap siyang muli ng tawag mula sa doktor at nang malaman ng doktor na siya ay na-overdose, ipinaliwanag nito na sa loob ng 3 minuto ay posible siyang mamatay. Subalit hindi nagpasindak si Chelio sa babala kung saan patuloy pa rin siyang tumatakbo at nagawa niya pang nakawin ang motorbike ng pulis. Pansamantala siyang nawala ng malay, ngunit nagising din siya nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag pala ang girlfriend niyang si Eve na namimiss na siya, kaya pinaliwanag ni Chelios ang buo niyang sitwasyon. Subalit hindi siya pinaniwalaan ng kasintahan kaya pinuntahan siya ni Chelios. Nais niyang ilikas si Eve nang hindi nito nalalaman ang dahilan bago pa sila abutan ng mga tauhan ni Verona. Pumunta sila sa restaurant at dito ipinaliwanag lahat ni Chelios ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao niya na dati siyang hitman. Sinabi niya na hindi talaga siya video game programmer tulad ng pagpakilala niya at siya ay nagtatrabaho sa isang bigating crime syndicate. Minsan ay naatasan siyang patayin ang taong nagangalang Don Kim pero hindi niya rin ito tinuloy alang-alang daw kay Eve. At simula noon ay tinalikuran niya na ang pagiging hitman. Subalit ngayon nagkaroon siya ng problema kaya sinabi niya kay Eve na pansamantala muna siyang aalis at hindi niya maisasama si Eve. Kaya dahil dito nagalit si Eve at lumabas ng restaurant. Magpapaliwanag pa sana siya pero bumagal na naman ang tibok ng puso niya, kaya hinila niya si Eve, nakikiusap na makipag-sex sa kanya sa gitna ng mga tao. Sa una tumanggi si Eve pero nang makaramdam na ito ng excitement, pumalag na rin siya. Habang nagiinit ang kanilang bayuhan, nakatanggap si Chelios ng tawag mula kay Kalo na sinasabing natagpuan na daw nito si Verona. Agad niyang iniwan si Eve sa gitna ng kanilang pagtatalik sa publiko at nagmadaling sumakay ng taxi. Binigyan siya ng driver ng kakaibang droga na nakapagpakalma sa kanya sa unang pagkakataon. Bumaba siya sa Don Kim Shirt Factory pero wala pala doon si Verona, sa halip na salubong niya ang mga tauhan ni Carlito. Pinapasabi raw ni Carlito kay Chelios na itigil na nito ang pag-aamok sa publiko dahil ang sindikato nila ang nadadamay sa ginagawa niya. Sinabi rin nila na sila na ang bahala kay Verona. Siyempre hindi pumayag si Chelios kaya dito nagsimula ang matinding bakbakan sa pagitan ni Chelios at mga tauhan ni Carlito. Sinundan pala siya ni Eve para alamin kung totoo ang sinasabi niya. Nagawa naman nilang makatakas sakay ng kotse habang hinahabol sila ng mga gangster. Habang nagmamaneho si Chelios, sinabi ni Eve na para mapanatili ang adrenaline niya ay kakainin nito ang kanyang talong. Kalaunan huminto sila sa isang hardware at nakatanggap muli siya ng tawag mula sa doktor, kaya nagtungo agad si Chelios kay Doc Miles. Nagawang ma-stabilize ng doktor ang pansamantalang kondisyon niya subalit hindi rin daw ito magtatagal dahil maya-maya ay makokometose si Chelios at posible niya pa itong ikamatay. Dahil dito sinabi ni Chelios na kung pwede bigyan siya ng 1 oras upang makaganti lang sa gumago sa kanya na si Verona. Tinawagan niya si Verona para makipagnegosasyon. Ibabalik niya ang kwintas ng kanyang kapatid kapalit ng antidote. Galit na pumayag naman si Verona. Napagpasyahan nilang magkita sa Ingranding Hotel. Habang nakasakay ng elevator, nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa ibinigay na gamot sa kanya ni Doc Miles. Kasunod nito ay nakipagkita na nga si Chelios kay Verona at kasama din nito si Carlito.
Tinanggal ng mga tauhan niya ang kanyang baril pati ang ephedrine pump, pero nanatiling kalmado pa rin si Chelios habang galit naman si Verona. Inilabas ni Carlito ang isang serum kung saan ito rin ang parehong droga na itinurok ni Verona kay Chelios. Plano nilang iturok muli ito kay Chelios para tuluyan na siyang patayin, pero bago pa nila ito magawa. Nasa likuran na pala ang mga tauhan ni Don Kim at nagulat si Carlito na buhay pa rin si Don Kim. Nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang mga pulis para hulihin si Chelios. Nagawang makatakbo ni Carlito at Verona kung saan nagtungo sila sa rooftop para tumakas sakay ng chopper. Pero bago pa sila makalipad, nahabol ni Chelios si Carlito at nang papatayin niya na sana ito, biglang lumitaw si Verona sabay itinurok ang parehong Chinese drug sa kanya. Nagawang makakapit ni Chelios sa chopper at dito sila nagpambuno ni Verona. Sa proseso ng kanilang paghihilaan at pagtutulakan, pareho silang dalawa na hulog mula sa helicopter. Hey, this is Eve. I'm glad you called, but I'm not here. Can you leave a message? Hey, doll. Looks like I lay you down again. Seems like all my life I've just been going. You're the greatest, baby.